Good morning, guys. Mabilis ang sagot lang po ito sa tanong sa akin. Kung ano daw yung opinion ko sa viral or trending ngayon sa social media about sa isang singer na nagpa-retoke daw. Ano daw yung opinion ko sa ganung ba? Ugali ng mga Pilipino na hindi ko talaga minsan nagigets, hindi ko magets yung masyado tayong entitled sa pangingialam sa buhay ng may buhay. Para sa akin, yung pagpaparitoke, wala namang masama eh. Nagiging masama lang yung pagpaparitoke kung, let's say, yung ipapagawa mo, inutang mo, or may naagrabyado kang tao. Siguro doon nagiging masama. Pero, what's wrong kung gusto nating i-enhance yung sarili natin? Eh, may pera sila eh. Karapatan nila yun kung ano yung gusto nilang gawin. Buhay nila yun. Ano yung ano natin, karapatan natin na i-max sila or i-condemn sila sa society dahil lang may in-enhance sila sa katawan nila. Sino ba yung taong hindi gustong gumanda, diba? Kaipokritahan kung sasabihin naman nila na hindi mo pinangarap na maging maganda or ma-maintain kung ano man yung gusto mo ma-maintain sa katawan mo. Ganun lang kasimple yung buhay. Nagiging very mahirap lang or issues dahil maraming nakikisaw-saw. Dapat sabi naman ng iba, makontento tayo kung ano yung bigay sa atin ni God. Yes, dapat makontento tayo. Pero kung gusto, kung kaya mo namang i-enhance yung sarili mo na gumanda, why not? Ang papuntahan yung pag-iisip ng tao. Pag maganda ka, may masasabi. Pag pangit ka, may masasabi. Sana lang lulugar. Pag hindi mo naman inayos yung sarili mo, sasabihin nila losyang na. Pag masyado ka namang nag-ayos, sasabihin maarte na. So, saan lulugar yung isang tao, diba? Kaya, para sa akin, do whatever will makes you happy. Pakialam ba ng ibang tao? Or as long as kaya mong i-maintain yung lifestyle na ganun, kung kaya mong gawin, go for it. Kung doon ka masaya or doon mo mapifeel yung fulfillment, go. Ang sa panahon ngayon, kailangan natin i-empower yung bawat isa, hindi yung dinadrag natin yung ibang tao dahil lang may ginawa sila na against sa gusto natin or hindi natin magawa dahil wala tayong pera. Ang iba kasi ang nananalaytay na lang is inggit. Hindi naman talaga yung opinion, kundi naiinggit sila kasi yun yung gusto nilang gawin pero di nila magawa dahil walang pera. Maging masaya na lang tayo sa achievement ng iba. I-recognize natin na may kanya-kanya tayong desire, kanya-kanya tayong gusto. Malay mo, yung gusto mo against din yung iba, yung gusto ko ayaw din ng iba. So mamuhay na lang tayo na may peace of mind. Gawin natin yung makakapagpasaya sa atin. Gawin natin yung kung ano yung naiisip or sa palagay natin, purpose natin, ba't nandito tayo sa mundo. Gawin na lang nating maganda, mabuhay ng mapayapa at may pagmamahal sa kapwa. Huwag na nating intindihin yung mga bashers. Kahit saan may ganun. So, thank you for watching, guys!